Ikadalampu't dalawa ng Agosto, Sabado, pagunita sa pagkareyna ng Mahal na Birheng Maria, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Sa ika-anim na buwan, isinugo ng Diyos ang Anghel Gabriel sa isang bayan ng Galilea na tinatawag na Nazareth. Sinugo ito sa isang birhen na ipinagkasundo na sa isang lalaking nagngangalang Jose mula sa sambahayan ni David, at Maria naman ang pangalan ng birhen. Pumasok ang anghel at sinabi sa kanya, "Matuwa ka, o puspos ng grasya, sumasa iyo ang Panginoon." Nabagabag naman si Maria dahil sa pananalitang ito at pinagwari kung ano ang pagbating ito. At sinabi ng anghel sa kanya, "Huwag kang matakot, Maria, dahil may magandang niloloob ang Diyos para sa iyo. At ngayon maglilihi ka at manganganak ng isang lalaki at pangangalanan mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawagin siyang anak ng kataas-taasan, at ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang ninunong si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman. Talagang ang walang katapusan ang kanyang paghahari." Sinabi ni Maria sa anghel, "Paanong mangyayari ito gayong di ako ginagalaw ng lalaki?" At sumagot sa kanya ang anghel, "Papanaog sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya magiging banal ang isisilang at tatawaging anak ng Diyos." At nagdalang tao naman ngayon ang pinsan mong si Elizabeth sa kabila ng kanyang katandaan, at nasa ika-anim na buwan na siyang itinuturing na baog. Wala ngang imposible sa Diyos. Sinabi naman ni Maria, "Narito ang utusan ng Panginoon. Mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Pumasok ang anghel at sinabi sa kanya, "Matuwa ka, o puspos ng grasya, sumasa iyo ang Panginoon." Sa araw na ito, pinararangalan si Maria bilang reyna, ngunit hindi ayon sa pangunawa ng mundo. Wala siyang kinamkam na yaman o teritoryong maipagmamalaki. Ang tanging niyang yaman ay walang iba kundi si Jesus. Ang pinakamalaki niyang tagumpay ay hindi ayon sa kanyang talino o mahusay na pagpapasya, ngunit batay sa kanyang katapatan sa mga plano ng Diyos. Ang kanyang pagtalima sa kalooban ng Diyos ay nananatiling malalim, matatag, at hindi panandalian lamang na bugso ng damdamin. Hindi nagkunwari ang dalaga mula sa Nazareth na naunawaan niya ang lahat ng sinabi sa kanya ng Arkanghel Gabriel. Katunayan ng sabihin ni Maria na "Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo," nagsimulang magdulot iyon ng mga suliranin. Kung mapatutunayan na nagdadalang tao si Maria, samantalang hindi pa sila nagsasama ni Jose, maaaring kasuhan si Maria ng pakikiapid at hatulan ng kamatayan. Maari siyang batuhin ng taong bayan. Ngunit naging matatag si Maria at ipinaubayan niya ang sarili sa pagkalinga ng Diyos. Iniakyat si Maria ng Diyos sa maluwalhating trono sa langit. Ngunit patuloy siyang naglalakbay kasama natin sa daigdig. Hinihikayat niya tayong magnilay sa salita ng Diyos. Ipagkatiwala ang ating buhay sa Ama at dalhin si Jesus sa ating kapwa. Pagsasagawa. Buong galak na isinuko ni Maria ang kanyang sarili sa mga plano ng Diyos. Tinuturuan niya tayong tularan siya.